bandang Sugar Free na kumanta ng Hari ng Sablay? Ano ang dahilan ng kanilang pagkawatak? Ano ang kanilang mga naging achievements? May pag-asa pa ba silang bumalik? Yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, Kap, sila ay nabuo noong 1999 na naging active hanggang 2011. Ang founder nito ay si Ebe Dancel at si Jal Ohal Tagibaw. Kasama nila ang drummer na si Mitch Singson na umalis noong 2006 at pinalitan ni Kisumbing. At sila ay sumikat noong 2003 dahil sa mga kantang Hari ng Sablay, Burnout, Makita Kang Muli at marami pang iba sa album nilang Sa Wakas na nirelease noong 2003 at Drama Sheet noong 2004. Sila ay patuloy na namayagpag sa kanilang tugtugang Pinoy Rock. Suki sila sa iba't ibang concert sa Pilipinas dahil sa galing nila mag-perform live. Ang kanilang album na Sa Wakas ay nanalo sa New Rock Awards bilang Album of the Year noong 2003 at ang kanilang banda bilang Best New Artist. Ang kantang Hari ng Sablay ay nominated noong 2005 sa New Rock Awards at dalawang beses na nominate sa Mix Music Awards noong 2006. Noong 2007, sila ay nagkaroon ng first major concert kasama ang Manila Symphony Orchestra at muli pa nila itong nakasama noong 2009 kung saan ito ay two-night concert dahil ito ang 10th anniversary ng bandang Sugar Free. Noong 2010 nga ay naging suki sila ng dalawang big TV network sa Pinas. Sila ay tumugtog sa kantang Ako Ang Simula kasama ang mga young musical artists sa ABS-CBN. Kasabay naman nito ang paggawa rin nila ng kanta sa TMA na may pamagat na Panata sa Bayan sa 50th anniversary ng TV network na naging theme song nila. At noong 2011 nga ay umalis si Ebe Dancel na kanilang vocalist at nag-post ng pasasalamat sa social media at nagsasabing siya ay muling babalik. Siya raw muna ay magpo-focus sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Dito nga ay nag-announce sila ng final concert na Paalam Pilipinas sa Eastwood Plaza, Libis, Quezon City. After ng kanilang disband noong 2011, ang dalawang founder nito na sina Ebe ay nag-release ng album na Bawat Daan noong 2012. At si Jal naman ay naging assistant prof sa UP Diliman noong 2018. At siya ay nakakuha ng Doctor of Philosophy degree. At noong 2020 nga ay muli silang bumalik bilang duo, si Jal Tagibaw at Kisumbing, at nag-release ng new song na may title na Nagkita Muli. Ngunit sila ay medyo nalungkot dahil sa Polyhis Records at sinabi ng lawyer na ang name nilang Sugar Free ay pagmamayari ng nasabing record label under ng 2002 Artist Agreement. Kailan kaya muling babalik ang Sugar Free? Gaya ng sinabi ni Ebe Dancel noong 2011. Siya kasi ngayon ay solo artist na. Ikaw, Kap, tingin mo may pag-asa pa ba silang bumalik? Atin itong pag-usapan sa comment section sa ibaba. Salamat, Kap!